Hello guys, this is King and welcome to the video unboxing and review of the AirDot Air 2S True Wireless Earphone. So bago ko simulan yung video guys, magti-thank you muna ako sa mga bagong subscriber ng PinoyTube. Maraming salamat at nag-subscribe na kayo at walang sawang nanonood ng mga videos namin. Doon naman para sa mga bago pa lang sa channel namin o naligaw lang sa channel namin, nagawa po ako ng mga Android games, gameplay, unboxing, at saka pinaka-latest addition namin ay yung mga lotto results dito sa Pilipinas. Subscribe na kayo guys at i-click yung bell button para updated kayo sa mga videos ng PinoyTube. And so, simulan na natin yung unboxing. And so, yung AirDot 2S, meron siyang blue na box na may image ng AirDot, makikita natin sa harapan, at yung label niya na True Wireless AirDot. Sa side ng Air 2S, makikita natin yung specification niya na special features niya, yung charging case niya, tapos yung 5.0 Bluetooth connection daw at stable connection. Sa pinakalikod ng box, makikita natin yung specification ng Air 2S na in Chinese at English naman, tapos made in China. And so, bali na-unbox ko na to guys and na-testing ko na to ng ilang linggo. So, papakita ko lang na pag in-unbox nyo siya, ito yung makikita nyo sa loob ng packaging niya. At kung paano siya pinackage. So, yung manual ng AirDot Air 2S na English and Chinese. Tapos, yung kanyang USB to micro USB. At syempre, yung ating Bluetooth earbuds. Yan. Tatanggalin ko na. At syempre, yung ating charging case. And so, pag nilagay natin yung earphone or yung earbuds, nakikita nyo guys na iilaw siya. Tapos, meron siyang indication ng charging. So, makikita mo nagtataas-baba yung mga bars, line sa bars. Tapos, makikita mo yung 100%, ibig sabihin yan, 100% yung charging case natin. At yung left-right, syempre, indicator, pag hindi na gumagalaw, ibig sabihin, full charge na mismo yung earbuds. Ngayon, kung i-charge nyo na yung charging case, from 0 to 100%, kailangan mo siyang i-charge ng 1.5 hours para ma-full charge yung charging case. Ngayon, para ma-full charge naman, ang isang earbuds, kailangan mo nang i-charge to ng 1 hour. Para ma-pair yung smartphone mo sa earbuds, makikita natin na pag tinanggal natin yung earbuds, umiilaw siya ng blue and red. Ibig sabihin, naghahanap siya ng pagpe-pairan na smartphone. Yan. So, papakita ko na guys kung paano ipe-pair yung AirDots Air 2S sa smartphone natin. So, unang-una, bubuksan nyo yung Bluetooth ng smartphone nyo. Yan. Pagkatapos nyo buksan yung Bluetooth ng smartphone nyo, pwede rin gawin nyo na sa settings na kayo pumunta para makikita natin kung magpe-pair siya. Tapos, tatanggalin na natin yung AirDot natin, dalawa. Yan. Iilaw siya ng blue and red kasi maghahanap siya ng pagpe-pairan na smartphone. Yan. So, makikita nyo, lalabas sa smartphone nyo, Air 2S, pipindutin lang natin yan. Tapos, magpe-pairing na siya. Yan. So, ganun lang kadali, connected na kaagad ako sa Air 2S ko. Yan. Ngayon, madali namang maintindihan yung Air 2S kung mali yung pagkakabit mo sa tenga mo. Kasi, pag mali yung pagkakasuot mo, masakit sa tenga pag mali yung suot mo. Yan. And so, sa kada earbuds ng AirDot Air 2S, may makikita tayong bilog na textured. So, yung textured buttons na yan,
Yan yung gagamitin mo sa pag-control ng apps na gagamitin mo sa smartphone mo, kagaya ng Spotify. So, bubuksan ko yung Spotify, tapos kakambit ko na to sa tenga ko para ma-explain ko sa inyo yung sound quality ng Air.Air2S. Ngayon guys, pag sinuot nyo yung headset nyo, tapos kinoneksyon nyo sa smartphone nyo, magsasalita yung earbuds ng connected. Ngayon, minsan nangyayari na yung isang pair lang yung nagko-connect sa smartphone mo o yung isang part lang yung may tunog. Simple lang gagawin nyo guys. Pipindutin nyo lang yung bilog ng 3 seconds, tapos mag-on siya, tapos magko-connect na rin siya dun sa smartphone nyo. Yan. So, naka-full volume yung settings ko. Sakit sumabog yung utak ko. Yan. So, ang pinapatugtog ko yung What's Poppin' ni Jack Harlow kasi punong-puno ng bass yung sound na yan. Ayan. So, in terms of sound quality, yung sound quality ng Air.Air2S, napakaganda ng quality niya. Malinis mong maririnig yung mga instrument kung nakikinig ka ng music at maayos mo ring maririnig yung boses ng kumakanta. In terms of bass naman, dahil kanina medyo nakatodo yung volume ng Air.2S ko, pag nasa pinakatodong-todong volume ka na, sobrang lakas nga ng sound niya. Kaso may maririnig tayong onting distortion sa bass niya. Kasi syempre nakatodo na yung volume. Sobrang lakas na nung bass, medyo nagtutunog basag siya ng onte pag todo yung volume. Ngayon kung bababaan nyo yung volume nyo, so bali nasa tripod pa lang ako ng smartphone ko, sobrang lakas na. Pag kinabit ko pa tong isa, sabog na yung utak ko, wala na akong maririnig halos. Ayan. So, napakaganda ng sound quality niya. And ang presyo ng Air2S ay naglalaro sa 400 to 500 pesos. Depende sa kung sino yung pagbibilhan yung seller. And ako, mas prepared ko kasi yung ganitong earbuds. Kasi ayoko ng silicone. Kasi pag sa silicone, kumakatinteng ako eh. So, mas gusto ko yung parang ganito lang, yung ABS plastic. Yan. Mas komportable para sa akin yung ganitong klase ng earbuds. Yan. And ang available color nito is black, pink, and blue. So, black, white, and pink pala ang availables niyang color. Ngayon, hindi ko lang alam kung available siya sa Lazada, pero ang sure ko, sa Shopee ko siya binili. Yan. So, maganda yung sound quality niya, guys, para sa presyo niya. And ang performance time niya is, pwede mo siyang gamitin ng 3 to 4 hours. Depende sa kung gaano kalakas yung volume ng na gusto mo. And yung charging case naman niya, 100% is 300 milliamp. So, pwede mo i-charge ng 6 na beses itong earbuds bago malobat. In terms of call function naman, guys, magagamit mo siya kahit may tumawag sa yung tao through data, halimbawa smartphone, hindi yung mga FB guys, hindi mga messenger, yung talagang call from a smartphone or a data. So para ma-answer mo siya, pipindutin mo lang yung earbuds mo ng isang beses, tapos masasagot mo na yung tawag. Tapos isang pindut din para ma-end yung call. In terms of call function, maayos ko namang naririnig yung asawa ko nung tinestingan namin siya. And ginamit din namin siya sa FB Messenger, naririnig naman niya ng maayos yung boses ko. Medyo lalakasan mo nga lang yung pagsasalita mo. And okay ko rin namang naririnig yung boses niya. Yan. In terms of delay naman, syempre, maximum distance niya sa smartphone mo is 10 meters. Ngayon, pag mas malayo ka sa smartphone mo or sa device na connected sa
Air.Air2S, syempre magkakaroon ng delay yung sound kasi mas malayo ka. Ngayon, kung malapit ka lang naman sa Air.Air2S, wala kang ma-experience na kahit anong delay sa kanya kasi pinagpanooran ko rin ng Netflix to. Sabay naman yung video and yung sound dun sa smartphone ko papunta sa Air2S. Yan. Ngayon, kung magiging interesado naman kayo sa Air2S, may link ako dyan sa description box kung saan nyo siya mabibili. Yan. So, pasado yung Air.Air2S para sa akin. Ngayon, yung tibay nito, hindi ko masasabi syempre kung gaano siya katibay. Kasi pwedeng sa akin, tumagal siya ng matagal. And sa inyo, biglang masira ka agad. Syempre, depende rin sa unit na makukuha natin. At depende din dun sa taong gumagamit. Pero sa quality, and sa build naman, pasado naman yung build niya sa akin. Mukhang matibay naman siya. And so if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman, type dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube signing out. Thanks for watching. Bye.